isang Sampaguita actress ang namukadkad noon 1950s dahil sa kanyang husay sa pag-arte. Siya ay si Lolita Rodriguez. Si Lolita ay isang Filipino-American multi-awarded actress na lubos na nakilala dahil sa kanyang pagganap sa pelikulang Gilda noon 1956. Dito ay nakuha niya ang kanyang unang Best Actress Award mula sa Famas. Kasabay ng mga kapwa aktres na sila Rita Gomez at Marlene Dauden, ang tatlong binibini ng Sampaguita Pictures ay kinilala sa kanilang mga talento sa drama. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Na tila naging panatala sa buhay, lalo man ang iyong naisip, ay kinakailangan iyong makamdam. Magkano man ang iyong guguling. Mamimili ka lamang ng damit at alas ay pupunta ka pa sa Europa. Magpapalik ka lamang ng kotse sa Amerika pa. Sa labing unti-unting tinipona, ikay dagli mo nilusaw. At ikaw, Gloria. Si Dolores Marquez Clark na mas kilala sa kanyang screen name na Lolita Rodriguez ay ipinanganak noon January 29, 1935 sa Urdaneta, Pangasinan. Ang kanyang ama ay isang Amerikano na si William Charles Clark, at ang kanyang ina naman ay isang Filipina, na si Carmen Marquez. Noon 1953, sa edad na 18, si Lolita ay sumubok ng kanyang swerte sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Noon una ay lumalabas siya bilang ekstra sa mga pelikula, kung saan ay kumikita siya ng 5 piso sa kanyang bawat pagganap. Ilan sa kanyang mga naging unang pelikula ay Sa Ating Pag-ibig, Goryo at Tekla, El Indio, Kiko, Sa Isang Sulyap Mo Tita at Diwani. Kalaunan ay nabigyan siya ng break at na-introduce sa pelikulang Pilya noon 1954 kung saan ay gumanap siya bilang nakatatandang kapatid ni Gloria Romero. Nang sumunod na taon, ginawa naman ng aktres ang kanyang unang lead role sa pelikulang Jack and Jill kung saan ito rin ang pelikulang nagpakilala sa comedy king na si Dolphy. Sa kanyang mga unang taon sa industriya ng pelikula, si Lolita ay gumaganap sa iba't ibang roles, mula sa light drama, comedy, at action. Pero kahit na siya ay baguhan pa lang sa industriya, si Lolita ay agad nakitaan ng husay at talento sa pag-arte. Siya ay 2 beses na nominate sa Famas sa pelikulang Jack and Jill noon 1954, subalit ang award ay nakuha ni Gloria Romero para sa pelikulang Dalagang Ilocana. At sa pelikulang Rosana noon 1955 kung saan ay tinalo naman siya ng 1 puntos ni Rosa Rosal para sa pelikulang Sunny Boy. Noon 1956, siya ay pinalad na maiuwi ang Best Actress Award sa pelikulang Hilda kung saan ay lubos na siyang hinangaan at kinilala ng mga movie fans. Ilan pa sa kanyang naging mga pelikula noon dekada 50 ay ang Sabungera noon 1954, Lola Cinderella noon 1955, Canto Girl, at Katawan Lupa noon 1956. Tarhata, Mga Anak ng Diyos, Veronica, at Sino Ang May Sala noon 1957. Talipandas noon 1958. Tanikalang Apoy, at Alipin ng Palad noon 1959, at marami pang iba. Nang sumunod na dekada, si Lolita ay napasabak naman sa mga heavy drama roles sa mga pelikula. Siya at sila Marlene Dauden at Eddie Rodriguez ang nagpasikat ng love triangle drama sa pelikulang Sapagkat Kami Tao Lamang. Ang ganitong theme sa pelikula ay naging trend na ginagawa sa mga movie hanggang sa ngayon. Siya ay kinilala sa Sampaguita Pictures bilang isa sa mga most bankable star ng studio, kung drama ang pag-uusapan. Nang matapos ang kanyang kontrata sa Sampaguita Pictures, si Lolita ay nagpatuloy sa pagtanggap ng mga roles sa pelikula. Patuloy din siyang nakatanggap ng mga award at nominasyon sa Famas na nagpapatunay lang kung gaano siya kagaling na aktres. Si Lolita ay lumabas din sa ilan action films tulad ng Tarhata noon 1957. Kilabot sa Makiling noon 1959.
Kapitan Lolita Limbas noong 1961, kung saan ay nakasama niya si Greg Martin, Eddie Garcia, Lito Legaspi at Josephine Estrada. Noong 1968, nakuha ni Lolita ang Best Actress Award mula sa Manila Film Festival sa pelikulang Kasalanan Kaya. Siya rin ay nabigyan ng Best Actress Award sa pelikulang Stardom ng Catholic Council for Mass Media Awards noong 1971. Pero ang kanyang pagganap na lubos na pinuri ng mga kritiko, ay sa pelikula ni Lino Broca na Tinimbang, Ngunit, Kulang noong 1974. Dito ay muli siyang naparangalan sa Famas bilang Best Actress, at kinilala ng marami ang kanyang natatanging pagganap sa pelikulang ito. Noong 1977, si Lolita ay nagdesisyon mag-retire sa pag-arte at manirahan sa Estados Unidos, kasama ang kanyang mga anak, ina at mga kapatid. Subalit, siya ay bumabalik pa rin sa Pilipinas at nakagawa pa ng ilan mga pelikula tulad ng Ina Ka ng Anak Mo, noong 1979. Dito ay nakasama niya ang superstar na si Nora Honor at nakuha ang Best Actress Award mula Metro Manila Film Festival. Ang isa sa kanyang huling naging pelikula ay ang Paradise Inn noong 1985. Siya ay pinuntahan pa ng aktres na si Vivian Velez sa kanyang tahanan sa Hemad, California, upang kumbinsihin na tanggapin ang role sa pelikulang ito. Matapos nito ay muling na mahinga sa showbiz si Lolita, hanggang sa gawin niya ang kanyang huling pelikula na Lucia noong 1992. Ito ay sa ilalim ng British Broadcasting Corporation o BBC, na ginawa para sa London International Environmental Film Festival. Sa huling pagkakataon ay pinatunayan ng aktres ang kanyang talent sa pag-arte, at nanalo ng Best Actress Award sa Germany. Matapos nito ay tuluyan na siyang nag-retire sa showbiz. Ang naging asawa ni Lolita ay ang kapwa-aktor sa Sampaguita Pictures na si Eddie Arenas. Sila ay nagkaroon ng tatlong anak na sila Maria Dolores, Eduardo Jr., at Maria Carmen. Subalit ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi nagtagal at nauwi sa divorce. Ayon sa kwento ng aktres, isa sa naging ninanais niya noon ay ang maging singer, subalit hindi ito ang kanyang talento. Pero binigyan naman siya ng pagkakataon maging singer nang gawin niya ang pelikulang Laura, pero gumamit sila dito ng ghost singer. Muli, ay nagkaroon siya ng role bilang club singer sa pelikulang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, kung saan ay ginamit na niya dito ang kanyang tunay na boses sa pagkanta. Para sa kanya ay parang na-fulfill na rin ng mga roles na ito ang kanyang kagustuhan na maging isang mga awit. Si Lolita ay muling nakapag-asawa sa Estados Unidos, subalit ito ay pumanaw noong 2012. Sa kabila ng pangyayari, ang dating aktres ay napanatili ang kanyang masayahin personalidad para sa kanyang mga pamilya. Paborito niyang bisitahin ang kanyang mga anak at makipaglaro sa kanyang mga apo. Siya rin ay mahilig mag-swimming at maglaro ng golf, hanggang dumating ang panahon na siya ay nagkasakit. Noong November 28, 2016, si Lolita Rodriguez ay pumanaw sa edad na 81 dahil sa stroke. Pero kahit nawala na ang dating aktres, ang kanya naman mga naiambag sa industriya ng pelikula ay hindi matatawaran ninuman. Siya ay hinangaan at pinuri ng marami, dahil sa kanyang pagiging professional sa trabaho. Siya rin ay naging inspirasyon ng maraming henerasyon ng mga artista at sinundan ang kanyang halimbawa sa pag-arte. Ang kanyang naging huling hantungan ay sa isang memorial park na malapit sa kanyang tahanan sa Hemad, California. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Lolita Rodriguez, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sapagkat nung ulitan ni Marquez, ay patungo na sa talantas ng pagpapakasin. Ngunit mo dahil sa akin, ay nawasak ang kanyang pananalig sa kaputihan. Nasira ang kanyang paniniwala sa isang kaibigan, pinagkukulan niya ang kahuli-huli ang pagpapakasin. Kaya kung merong dapat sipili niya,